At kung paano nga pala yung stats ko, abangan nyo, panoodin nyo yung buong video. Ilalagay ko yan dito. Ayun lang naman ang aking request. Tsaka subscribe lang. So, welcome back ulit guys. What's up sa inyo? Welcome back dito sa aking channel. At nakikita nyo naman, andito tayo sa character, create character selection. So, syempre magkikreate tayo ng extreme at merong nag-request. Syempre, ayan, si Kuya. Maraming salamat sa iyo. So, itong gagawin natin guide ng extreme na to ay sana ma-deliver ko ng maayos sa inyo at maintindihan nyo. Kaya pipilitin natin yung ating guest para maging maayos tong guide na to. So sana panoodin nyo. So ito for newbies to. Alam ko marami nang nakakaalam sa inyo to dahil mas common na to. Pero papasya, huwag kayo mag-alala, ipapakita ko din yung magiging stat build natin kung paano natin gagawin. So siguro mag-pure dex lang tayo dito para mas madali. Pure dex na lang, archer tayo kasi marami ako nakikita na swordsman. So try natin mag archer. So ayun, sana ma-deliver ko to ng maayos sa inyo. At syempre support nyo rin ako by subscribing my channel. 91 subscriber na tayo yon. So I'm very happy. Keep subscribing lang, enjoy kayo panunood. So yun lang, next proceed na dito. So andito tayo sa market syempre. Para sa mga newbies to, sa mga hindi nakakaalam kung saan bibili ng spear ang extreme. So ito, punta muna tayo dito para bumili tayo ng spear, spiritual spear. So ayan, nakikita natin. So dito sa pagbili ng spear, dapat talagang tutok tayo para may hindi tayo makalimutan. So dito tayo kay Junior Teacher, by spear syempre. So tignan natin. Ayan, 1, dalawang 1. So, tagdadalwa siya. Isang 2, dalawang 3, tatlong 3, isang 4, 5, 6. So, yan ang bibili natin. So, ang bibili natin ay dalawang 1. Syempre, ito, alam na ng iba to. Napaka-common na nito sa mga ibang runatics natin. So, sa mga nag-uumpisa pa lang, ito para sa inyo to. Kung hindi nyo alam, so, panoodin nyo lang ang mga video natin. Andyan lang yan. Para makatulong sa inyo, sa mga newbie, sa mga gustong maglaro ng run online. So, dalawang 3. Tapos, tatlong 3 pala, tatlong 3. Para hindi na kayo gumastos. Wala namang bayad to. Free. So, isang 4. Ano yung kita nyo? Isang 4. 5 vampiric arrow. Dalawang 7. Isang 8. Tsaka isang 9. 10 11. Isang 10. Ayan. Tsaka dalawang 11. Dalawang 12, ayan, dalawang 12, dalawang 13, Death Dance, tsaka Wrath of the Phoenix. At last but not the least, dalawang 14, tatlong 14. So ayan, sana nasundan natin. So ito, tinan mo itong swordsman. Tara naman dito kay Chu Yin Shi. So sa mga hindi uli nakakaalam, andito yung mga skill ng extreme. So lalapit lang tayo dyan. So syempre ito na naman tayo. Napaka-common na ito sa inyo pero sa mga newbies. So ayan, pag ano yun, meron tayong apat na section syempre. Syempre archer tayo, kaya ito muna ang ano natin. Kailangan natin busisiin yan dahil pag nagkamali ka dyan. So ganyan lang, hanggang dulo titignan mo lang kung ano yung babasahin mo syempre para hindi ka magkamali. After ito magpapalevel na tayo. Tapos ano din natin yung quest kung saan makukuha tong iba. Dahil tagdadalwa yan. So sa tingin ko parang bibili tayo ng isa dyan. Halimbawa mirror shot tsaka fury shot, bibili tayo ng isa dito para makuha natin. So may budget naman tayo pambili. So para sa video na to, keep supporting lang, keep subscribing. Maraming salamat. We'll be right back. So nga pala, sa pagdating sa paglelevel ng skill, tingnan natin muna yung recommended habang nagpapalevel kayo. Huwag muna tayo magmamax ng isang skill. So katulad nito, shockwave. Para makuha ang arrow assault nakalagay dyan, kailangan ng shockwave level 4. Ile-level 4 natin. So 4 submission, ayan, arrow assault. So yun lang, pagdating dun dapat tutok din kayo para hindi kayo magkamali skill points dahil nagpapalevel pa lang kayo. At ilang pala skill points natin? 54. So that hindi kayo magkamali dito. So ito, tip lang, level 4 lang lahat dyan. Level 4 lang lahat. Kung napanood nyo yung video ko sa Gunner,
ito na panoodin nyo. So ang pagle-level ko doon sa skill habang nagpapa-level is kung ano man, kung ano lang yung recommended. Ngayon yung gagawin natin dito sa extreme, ginawa natin sa gunner. So ganun lang. So ayun nga, konting para sa mga newbie uli. Ayan, kung solo leveling kayo, pag level 90 na kayo, dito na kayo magpa-level sa car park 1. So yan, pinagbabawal na technique yan. Kasi maraming mobs dito at makunat ang extreme ha. Kasi sa gunner ko, malambot eh. So advantage na yung makunat ang extreme. Ayan, kung solo leveling, ito dito lang, car park 1, level 90, dito sa Yoga Run Online. Huwag kakalimutan. Para sa mga newbies lang. Ayan, kita nyo na, dito tayo nagpa 195. Buti na lang, medyo makunat-kunat tong extreme natin. Update lang, 195 na tayo. Kamilang ata ang nagpa 195 dito sa Bakulaw pa lang. Parang yan kasi andito na sila. Pero kami, dito lang kami nagpa 195, dadalawa lang kami. So may booster daw at na-PM ko na ang booster. Tele. So yun na lang, update na lang. Shoutout dito kay X-Pain dahil binus niya tayo. So shoutout sa'yo. So konting update lang mga Lodi. Dito pa rin kami sa SR at patuloy nagpapa-level. Level 201 na kami. So sa mga newbie dyan, ayan, may nagbo-boost na sa atin. So yun lang, dagdag ano lang sa dagdag minuto lang to sa video natin. Pero naman sa inyo na iba ang quest ng extreme. So ayan, ang dami nang iaattain level hanggang 190. So feeling ko doon natin makukuha yung ibang scroll. Dami daw tao ngayon, sabi. Huh! Yan! Mga malilipit na. Paano masabi? So yun nga, habang nag-aantay tayo kasi sa booster natin at naipit daw sa entrance. So ayan na nga, pag-uusapan natin. Ito nga, ang daming iaattain. Ang dami yan. So after nating magpa-max yan, kagad ang kukunin natin sa market dyan. So lahat yung papakita natin sa inyo kung paano yan. So di ba tayo nalang ng MH, tara. So ang bait na ito ni X-Pain. Ito ang sabi ko, salamat patituli, ikaw na abala. Nasabi niya, okay lang kayo baba ha. So shoutout sa inyo, nanonood ka sa aking channel. So shoutout natin kay X-Pain, manunood daw siya. So di ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Maraming mababait dito sa MP. Kaya nga MP forever tayo eh. Bait sa MP. Pati dito naman sa SG Phoenix. Pero siwala pala nung unang nag-run online ako noon. Yan, MP na talagang nagustuhan kong school. Tsaka dito kay Sniper, shoutout din. Hindi pala na-record yung kanina. Yung sa pagkuha ng kay Yushin Shin. Yung kukuha ng attain level, yung mga ganito hanggang level 60 ata to 190. So ayun, di pala na-record yun. So ito na lang, i-recall na lang natin after max. Pupunta tayo syempre muna sa new quest helper. Kukunin yung additional skill na 200 stat point plus 50 skill points. And then pupunta ka dito, Chu Yin Shi, ayan. Pupunta tayo dyan. Dahil wait na, baka di na naman naka-record naman. So pupunta tayo dyan para kunin yung ibang skill. Ito, na-learn ko na kasi akala ko naka-record kanina eh. Ito, isang spiritual spear 15. Ito, meron ako sa locker nitong Blue Dragon Racer. Kaya nag-comment, kaya na-learn ko. So pipili ka dun ng yan, magkakaroon ka ng isa dito. Ito, nabibili naman. Tapos ayun nga, pag kinausap mo din siya, magkakaroon ka din ng isang spiritual spear na 16. So ang kinuha ko ay mirror shot kasi kuha ng Blue Dragon Riser, yun ang kanyang ano. So ang i-quest na lang natin ay 16. Alam na sa MH, diba, yung 157. Tapos pupunta ka kay Munisha. Yan, kakausapin mo, meron siyang bibigay sa'yo na quest. Ito nga, searching the documents. Ito yung 17 spiritual spear. Yung pang isang 17 spiritual spear, syempre yun yung kine-quest dun sa prison sa potential master. Tandaan nyo yun sa previous video ko sa gunner, yun dun lang 17 and 18 siya. So ayan, ito meron na agad tayong 18. Tapos itong 17 na to, siguro may bili tayo dito. Tsaka yung 17 sa prison, pwede yung bilhin natin tong raid o pipili tayo dyan ng na isang bibili natin. Halimbawa, kukunin ko itong raid tsaka Flame Rising.
Dragon. So ang bibiling ko yung Rain Arrow, parang ganun. So, alam na ang 21 at saka ang 22 syempre. Quest sa SR kay Carl Sheldon na. So common na sa inyo yan, alam na alam niyo yan. So para sa mga newbie, sa mga bago dito sa channel ko, ito yung video ng Full Gunner Guide. Nandun din yung quest nito, so ito. Ayan, punta na lang kayo dyan. Ang i-quest natin ay Spiritual Spear muna para makuha natin ito. Siyempre, i-update ko kayo pagkatapos ang bawat quest para malinaw yung pagka-deliver natin ng guide dito sa Extreme. Tsaka sa ring, siyempre, mag-quest na naman tayo. Itong quest na to, searching the documents, ay sa Pretty Bayo lang to. Sa Root Hole. Update lang. Punta lang tayo kay Lee Sin. Sa mga gusto magtanong kung nasaan yun si Lee Sin, siya yung nasa practicing yard. Siya yung nakatayo dun. So, tara tingnan natin para sure. Samahan nyo ako. Ito siya sure ko lang dito sa skill. May napansin pala ako. Diba tatlo yung 17 niya? So, meron dito na pwedeng hindi mo na lang kunin. Ito. Flame Rising Dragon. Pwedeng hindi mo na lang kunin yan. Kasi tignan mo ang ano nito. Rain of Arrows. Guardian Shot. Meron tayo. Mirror Shot. Itong dalawa. Mad Rage. So, Ghastly Tempest. Ayan o. Mad Rage siyang kailangan niya. Flame Rising Dragon siguro. Huwag na natin kunin to. Tama. Huwag natin kunin yan. So, ang kukunin natin is Raid. Tsaka itong Rain of Arrows. Andito na tayo sa Practicing Yard. May kita natin itong si Lee Sin. Yun, nakita nyo? Ayan si Lee Sin. What the fuck? So, ayun na nga, natapos ang ating quest sa lahat ng Spiritual Spear. So, nakikita natin, meron tayong 15, 16, 17, 17, 2, 18, 21, tsaka 22. So, tara na kay Chinihingin. Asan na ba yun? Ito, tara. Pumulta na natin ating mga spear. So ayan, paltan na natin. So tignan muna natin para sure baka tayo magkamal. Eh one time lang to. So ang 15 ay Deep Eye. So ang 16 ay Fury Shot. Ang 17 ay syempre, kukunin na lang natin dyan Raid tsaka Rain of Arrows. So Raid, itong hindi natin kukunin yan, Flame Rising Dragon. So 18 syempre ang Wind Cutter. 21 ang pinakamahal, mga 8M ata yan, Mad Rage Fire Kill. At ang pinakamahal din dito sa market, ang Ghastly Tempest. So ayun, kompleto na. So i-learn na natin Deep Eye. Tapos sunod, Fury Shot, Raid, Fury Shot. Hindi na nga pala yan. So Guardian Shot, level 4. Kunin natin na Rain of Arrows. Cutter, Mirror Shot, level 4. Kunin natin na Wind Cutter. Tsaka ang Mad Rage Fire Kill. Tapos the Tempest, so level 2 lang ang Mad Rage. Chak, okay na. So ayan na, isa lang din natin kinuha, ang Flame Rising Dragon. Pero lahat ay kinuha natin. Isa lang talaga din natin kinuha. So ang gagawin naman natin next ay i-master ang ibang mga skill, mga importanting skill, yung mga pan-duel. So yeah, na yun, nakita yung DL ko. Ito yung DL na ang bilis. Naunaan pa yung gunner. So sa mga tinatambad bug quest, ayan, bili lang kayo dito sa market, maghanap lang kayo. Ayan, proceed na tayo sa pagpapalevel ng ating mga skills. Tara. So share ko lang, no, palibasa kasi makurat tong ating extreme. Kaya ang ginawa natin ay inuna natin yung mga quest sa skills. Pero kung normal character ka, halimbawa archer, so dapat unahin mo muna yung dalawang ring para kumunat ka pag nag-quest ka ng 157 hanggang 207 skills. Pagkatapos nito, tsaka tayo mag-quest ng ring after nito ang ginagawa natin. Kaya samahan nyo pa din ako. Inaantok na ako. So syempre ang una nating mga i-master ay yung mga passive at yung mga buffs tulad nito, concentrate, evasion. Dito muna tayo sa unahan. So range mystery, importante yan. Titan twill syempre sa health to, focus, kailangan natin i-master to. So ayan, na-master na natin. So susunod, light speed, yan syempre importante. Tsaka ito yan, i-master na natin ang concentrate evasion. So sa lahat naman siguro, no, sa mga naglalaro ng run online dyan,
mas una nilang ina-master yung mga buffs kaysa sa mga skill ng pambawas. So ayan, Titan Force yan, mahalaga din yan. Sa susunod naman, Deep Eye. Ito yung parang ano, easy evasive chant ng normal na archer. Ito naman ang pangalan, Deep Eye. Increase one's evasion and movement speed. So susunod, Titan Fields, syempre mas importante, at saka to. So ito, dagdag attack to, ito yung pinakang importante sa buffs ng extreme na archer, itong raid, kasi malaki ng dagdag niya sa attack. Sunod naman natin ay ang combo. So ayan, try natin itong combo na to. Pwede pang duel, pwede pang farm. So tara, try natin. So ayan, medyo malakas sa SP tsaka sa MP. Ito importante para sa mga extreme dyan. So para malaman nyo kung anong ginagawa nito, kung bakit importante itong detection at ito concentrate evasion, kung bakit sila importante yung i-max. So ito, panoodin nyo mabuti. Itong concentrate evasion ay para dito sa avoid rate. So minus 11. So panoodin nyo mabuti, ibabops natin. So ayan. So naging 31 siya, di ba? Ang laki ng add niya sa evasion rate. So malaking tulong 'yan kung sa dex type ka na ano talaga, pure dex type. So ang 9 naman, ang detection ay para dito sa attack rate. So i-buffs natin. So nakita nyo, from 26 to 29. Medyo maliit lang pero pwede na rin. Try natin itong apat. So 1. Ayan, dagdagan ng SP tsaka MP. 2. Then, so ito, attack rate to. Yun, kita nyo. Dagdagan ng attack natin. Ito, Aegis sa defense. So yun lang, share ko lang yun syempre. Yung mga buffs na kailangan na dapat i-master dito sa extreme. Sa mga nagtatanong pala, ito sarili kong ano to. Parang sariling guide natin to. Tingnan natin kung effective. Pag hindi, mag-o-obliate tayo at tatry natin ang Powdex. Powdex in. So pwedeng kunin natin tong Tai Chi Stream. Tatry natin at the future. Master ang Wind Cutter. Master ang Rain of Arrows. So kung may ano kayo, comment down below lang kung may mga gusto kayong i-share din sa akin para bigayan tayo ng share. Kumbaga, bigayan tayo ng kaalaman. Saktong 100. Natira tayong 100 na ano, na skill points. So yun nga, magkikwest muna tayo sa ring. Yan, welcome back. So habang nagtitingin ako dito ng quest, may nakita akong isang nagpapansin sa akin ng quest. Itong Study Amano Royoins Information. So ito yung reward niya, Janao Ganil. So iba to kaysa doon sa old man, no? So alam ko sa pang extreme lang to. Tayo natin itong Study Amanoyoroyins Information. So sa mga hindi nakakaalam kung saan yan, sa ano yan, sa prison. Sa prison yan, doon sa may bandang taas. So tara, para makita nyo. Here na, sa prison. Nakita naman natin may nakadapa kagad. So baka mga nagpipiki yung mga yan. So dalian natin. What? Ayan, dito yan kung nakikita nyo to. Ay, ito, yan, Amano Royal. So, dyan tayo pupunta para sa quest. So, ito, open ang shortcut. Ah, dito na kagad tayo. Oh, tumakas na halaga ng ano ngayon? Ng Oddstone, naging 180k each. So, ito yun, Amano Royal. Yan nyo. So, itry natin nga kung may Junao Ganil passing the, ano, yan. So, after natin ma-accept dito sa kanya, so, ito yung lumabas. Study the Amano Royal's Information. So proceed to technical teacher. So sa Phoenix tayo dadalhin nito. So nakita nyo, pagpunta pa lang natin yung technical teacher sa Phoenix, complete proceed to technical teacher. So tignan natin. So physics teacher naman. So sa mga di nakakalam kung nasa ng technical teacher, ito, andito lang siya sa Phoenix. Ayan, wala siya nakalagay na technical teacher. Dito lang yan. Tara sa physics teacher. Alam ko dito sa dulo.
Ayun. Proceed to physics teacher. So hindi siya kakausapin. Kumbaga, lalapit lang kayo. Mystic Pickle Port Industrial Zone. So yun, accepting the proposal. Pinababalik-balik tayo nito. Balik na tayo sa physics teacher. Oh, delivering the proposal na, delivering both proposal from technical teacher, specific teacher to Lizin. So, punta tayo kay Lizin sa practicing yard, alam nyo na. So, we're here na sa practicing yard. So, para sa mga hindi nakakaalam, itong pinikos natin para sa Janao Ganil. So, ito siya, si Lizin. So, agreed. Ayun na pala, agreed. Ayun, yun na nga. Ama Yonoris. Ang dami niyang quest. So ito na siya, Janao Ganil. So sa delivering proposal, ang daming quest dito kay ano, Lizin. So ipa-upgrade na nga natin. Ito nga, the ring will be upgraded one step further. So ayun nga, kung nakita nyo yung Janao Ganil dito o yung unang ring ay hindi sa Old Man Kinwest. Doon sa Mayunori ba yun? Basta doon. Parodi nyo lang itong video. So agree. Syempre isa pa para... So ayan, may unang ring na tayo, plus 20. Ah, mahalaga dito yung ano, yung the mysterious ring. A few moments later. Siyempre, nakikita nyo naman, tapos na ang ating quest ring. Buksan natin tong costume na nabili ko kanina. Oh, maganda te. Yan, ninjang ninja, puti-puti. Ayun, so ayun lang muna siguro, no? So sana nakatulong tong guide ko at naintindihan nyo. Siyempre pinilit nating ipaintindi sa inyo ng best way. Ayan, maraming salamat sa panunood. Pakita na natin ang ating stat. Yan ang ating stat. So ito yung ating pag naka full buffs. So yan ang ating stats pag naka full buff. So maraming salamat sa mga nanood. Magkakalimutan mag like, comment and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. So yun lang, syempre papataasan natin ang attribute nito, contribution points tsaka life point. So peace, I'm out.